Good morning! Happy Monday! May mga chismosa ako sa gilid. Si Japheth at si Raven. Gatas tayo, guys. Kadarating lang namin ni Kuya John galing Palengke. Anong oras na ba? Mag-11 o'clock na. Paspas na kami ng gawain. Sinamahan kasi namin yung kapatid niya na bumili ng pyesa ng motor. Naghanap kami ng pyesa kasi may sira yung kanyang motor na binabiyahe. Si Ryan ba, yung kapatid ni Kuya John? Tapos, sabay na malingke na ako, sabay ikot sa palengke. Ngayon ang araw ng February 8? Ngayon ang araw, ngayon ang unang araw na nagwelga ang mga karne sa palengke dito sa lugar namin. Hindi ko alam buong Pilipinas ba? Hindi ko alam kung buong Pilipinas. Pero dito sa lugar namin, walang tindang karne. Manok, baboy, ngayong araw na to, nagwelga sila kasi nga, dahil nga, di ba, gustong pababaan ng DTI yung presyo. Kung nanonood kayo ng TV, gustong pababaan ng DTI yung presyo ng karne, ng baboy, ng manok. Pero nga kasi, iba yung puhunan pa lang nila, mataas na, mas gusto pang ibaba ng DTI sa mababa, di ba? Ganun nga, meron ngang presyo lang na dapat nilang i-price. Pero nga kasi, hindi sila nagkakasundo. Kaya yun, nagkaisa sila na walang karne mula araw na to. Ang sabi ng suki namin, 2 months. Sabi naman kay Lude, nung isa daw, 1 month. Ewan, di ko naintindihan, pero parang ganun katagal. Ewan, depende din siguro, di ba, sa mapag-usapan nila. Gatas tayo, guys. Gutom na ako. Wala kasi yung nilupak. Ikot ako ng ikot sa palengke. Wala yung aking nilupak. Okay lang naman ha, walang masyadong karne, di ba? Hindi naman kami makarne. Ano kami? More on gulay at isda. Pero paminsan-minsan, naghahanap din naman kami ng karne. Nagsalang na ako ng sinaing doon sa kabilang side na yun, kung nakikita nyo yun. Then, ire-ready ko na yung aming pagkain. Meron akong galunggong, 100 kalahating kilo, lagpas to kalahating 110. Ipiprito ko to, guys. Kahapon nagputserong manok ako, pero hindi ko na-vlog. Kahapon nga ba, nung isang araw pa pala. Tapos sinati ko lang yung repolyo na gulay doon, na ilagay ko to sa ref ng walang balot na papel. Kaya nag-yelo siya. Ayan, nag-yelo. Ano, ihahalo ko yan at saka cauliflower. Then, lalagyan ko ng pugo. Itlog ng pugo. Papakuluan ko lang itong itlog ng pugo. Ang ihahalo natin dyan, etong tuna na galing kay ate doon sa aming balikbayan box. Pero hindi ko ito ubusin dyan sa gulay niya. Hahatiin ko lang to, then yung kalahati mamayang gabi. Ito torta namin. Yun ang pinakaulam namin. May melon kami dito. Bilito kahapon ni Kuya John at ni Kuya Pa. Ay, hindi! Noong nag-ano sila, noong nag 10th Avenue sila, dala-dala nila to, 2 pirasong melon. Etong isa medyo matigas pa, kaya hindi namin kahapon nagawang melon juice. Pero isa nagawa namin melon juice. Ayan o, oh, laki. Bango-bango. Galing daw yung Nueva Ecija, nadaan na nila. Then bumili ako ng okra para pang nilaga, sausaw sa bagoong. Yan ang magiging ulam namin ngayon. Gatas tayo, guys. Sarap ne! Kay Kuya Jun tong isa. Nabalatan ko na yung itlog na ano, na pugo. Naalala ko kasi nabanggit ko sa amin, okay lang kahit na walang tindang karne. Pero hindi po ako nasisiyahan sa ganun ha. Disclaimer lang po. Nasabi ko lang yung kasi diba sabi ko nga more on isda kami at saka gulay. Pero syempre ang naapektuhan doon yung mga naghahanap buhay ng karne at manok. Nakakalungkot din naman. Nalulungkot ako para sa kanila. Ang sinasabi ko lang siguro sa amin okay lang kasi kahit wala dahil gusto nga namin more on gulay at saka isda. Gusto may statuang nakatayo doon. May pa-TikTok na naman sa labas. Malatan ko lang tong ano, pugo, yung pangalo ko nga, diba? Pero sinasalang ko na yung kawali, o, iniinit ko na. Ganda ng halaman ko dito, no? Kahit na ang gulo ng kusina ako, ang ganda ng halaman. Balik ulit, hindi pala magulo. Kasi nililinis ko naman itong kusina ko, diba? Yung hindi na ba malinis yung aking mga lababo. Kasi diba yung mga gilid-gilid niya, hindi na ganun ka ayos. Kitang-kita nga kasi dahil magputi nga yung aking, ano ba yan, lababo. Takas ang tugtugan. Nag-isa na ako, guys. Bawang, sibuyas, and then yung tuna. Kalahati nga lang nung lata ito. Kinalahati ko siya para mamayang gabi torta ko yung iba ulam namin. Yung pinaka oil niya na nakalagay. Ay! Laglag. Sorry, sa ugasan na yon. Sinama ko na rin dyan para pampalasa.
110 niya ang galunggong. Tinanong ako ni Amped kung magkano yung galunggong. Nakita niya umuusok na yung kawali. Eh, kasi nga nagbablog ako, tinulungan niya na ako. Nilagay niya na yung galunggong na piniprito sa may kabila. Finish na yung ating gulay. Ayan na, nilagay ko na yung itlog. Okay na yan. Naantay na lang namin yung galunggong na prito. Makita ko lang sa inyo na mabilisan yung melon. Tingnan nyo kung gaano kaganda, oh. Tinanggal ko na yung buto. Nilagay ko siya dun sa salaan kasi pipiga-pigaan ko. Ang ginagawa ko lang naman palamig, guys, yung 1/4 lang neto. Hatiin ko pa to. Tapos yun yung ipapalamig ko dito sa isang pichel na lalagyan. Diba? Isang pichel na lalagyan. Yun lang yung kakayurin ko, yung 1/4. Then yung pinaka 3/4 niya, i-cubes ko siya. Tapos lalagyan ko siya ng ice cubes at saka gatas ng malapot. Yun, pinaka matamis namin. Pinaka panghimagas. Baka lang naman, may naghahanap ulit sa aking asawa. Ayan, oh. Busy na siya dyan sa aming succulents. Tawag niya nga dyan. Anong tawag mo? Sukilin? Sukilit? Sukilit daw namin. May tugtugan kasi, kaya putol-putol ang aking vlog. Wala rin pala yung mga halaman namin dito, guys. Kasi nung Sabado, na nai-vlog ko nga, gumagawa si Kuya Palik namin ng motor, gumagawa si Kuya John ng bike. Yung pwesto namin na to, halos kulang pa sa kanila. Feeling ko yung mga halaman namin nasasakal. Kaya inilabas ni Kuya John para lumuwag dito at para makatikim din naman talaga sila ng araw pag gising nila sa umaga. Ito yung ginawa ni Kuya John na lalagyanan nila, di ba? Ang ganda. Dito yan sa may pinakaasuhan kay Charlie. Sabi ko ipatong muna dito kasi nasasagi-sagi nga nila. Hanggang dun yan sa dulo. Pero baka mamayang gabi ipasok na ulit namin to. Para mahanginan lang sila yung fresh na hangin. Kasi dun sa amin, di ba, medyo tago-tago yung loob. Para yung pagsikat ng araw, tsaka yung hangin, dampi-dampi sa kanila. Ito na yung ibang succulents na natanim ni Kuya John. O, diba? Sana mabuhay nga siya, please. Pagbigyan mo kami. Nung hindi pa ako naghahalaman, iniisip ko lagi kung magkakahalaman ako, ito yung pinaka gustong gusto ko. Diba? Tapos napakahirap pala niyang buhayin. Pero sana nga mabuhay. Kasi kapag nabuhay yan, dere-derecho na. Ito, may mga tumutubo-tubo na na ganito eh. Tsaka... eto dito, kahit nawala siya sa lupa, meron tumutubo. Eto, tumubo. Ayan. Ito pa, may tinatapos pa dito si Mister. Ayan. Ilalagay ulit natin dito. Meron pa siya. Doon. Eto yung binigay sa amin, guys, noong bumili kami ni Mister. Eto yung free. Nilipat niya ulit yung isa kasi hindi niya na po na meron pa kaming paso. Nangingi ako sa kapitbahay. Yung pinaglalagyan ng palaman ng peanut butter paninda. Kasi akala namin wala ng paso. May nakita pa ako sa loob sa lamesa, dalawa. Lilipat niya ulit yung nalipat niya na. Then, kung dito lang guys, pakita ko lang din sa inyo ha. Kung mapupunan nyo, diba dati puro nilagay dito mga gamit nila. Ayan, nilagyan na rin namin to ng halaman. Yung monstera, dyan yung nakalagay. Kaya lang nilagay namin sa asuhan. Tapos ito, binigay ito ng kapitbahay namin. Binigay sa akin. Mukhang bonsai siya eh, no? Na hanggang ganyan lang ang laki. Ito, hiningi ko rin sa kapitbahay. May tindahan kami, yung may tindahan na kapitbahay namin. Ito yung mga paninda niya, peanut butter, mga palaman ang laman niyan, mga empty. Hiningi ko sa kanya. Nilagay ko yung snake plant na yan na binigay sa akin. Ito, bigay din to sa akin eh, diba sabi ko? Ito, binili namin to. Diba? Mapupuno na kami ng halaman. Naghain na rin pala ako, guys. Ito na, dito na kami kakain. Nai-enjoy na rin namin ni Kuya John dito banda yung kainan. Bigay ito ni kapatid na Lude. Itong lamisina, lamisita na to. Nung naglinis siya sa kanila, kain tayo. Dito sa may computer, ang pagka-trip namin kumain dito. Ito yung aming gulay. Meron kami ditong bagoong na may kalamansi, na may sili. Sausawa noong okra, naglaga ako. May toyo mansi. Tira ni Amped dyan. Then yung ating pritong isda. Kain. Yung melon na dun sa may kabilang side na lamesa kasi hindi kasya. Melon na ginawa ko. Naantay ko na lang to si Kuya John. Finish na siya. Ilan na lang ba? Isa na lang? Wala na. Okay, tapos na.
Yan, yung mga petals ilalagay niya. Baka sakali, makabuhay din kami. Lalagay niya iba. Yun na yung aking vlog. Dito ko kayo tapat sa aking succulents para maganda-ganda. Pag na sa akin, namamawis na ako. Yun na yung aming vlog ngayon, guys. Yun yung kaganapan namin sa araw na to. Ingat kayong lahat. Bye! God bless! Parang ayoko nang tanggalin yung succulents dito na yan. Succulents. Pinakinggan ko yan eh. Succulents.